So kung ano mang ginagawa ng tao ay walang connection sa religion niya. Kung titingnan natin, example Catholic, ang Christianity religion. Ang Christian, ano siya, tao. So kung ano man ang ginagawa ng Kristiyano, example makakita tayo ng Kristiyanos na nang rape. Hindi man ibig sabihin na dahil nang rape ang isang Kristiyanos ay lahat ng Kristiyanos ay rapist na, di ba? Hindi man ibig sabihin na makakita tayo ng Kristiyanos na pumapatay ay lahat ng Kristiyanos ay pumapatay na. Dahil iba ang tao, iba yung religion. So ganun din sa Islam. Iba yung tao, iba yung religion namin, di ba? So kung may makita man tayong masamang ugali, sa kanya 'yon. Sa katotohanan, pananagutan niya 'yon sa araw ng paghukom. Okay, so ngayon na malapit ang Ramadan, panawagan siguro Ustaz sa mga kapatid nating Muslim at sa hindi mga Muslim na yung at least irerespeto nila yung mga kapatid nating Muslim na nagsiselebrate ng Ramadan. Para sa mga kapatid ko na mga Muslim, sa katotohanan, ang buhay ay sadyang napaka-exist. At sa katotohanan, ang kamatayan ay sigurado. So, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Allah. At sabi pa ng propeta, kun fi dunya ka inna ka ghariba wa abi usabil. So, sabi niya, tayo dito sa mundo, salam, idha jaa shahru Ramadan, putihat abaw bistama. Kung darating na ang buwan ng Ramadan, bubuksan na ng Allah ang pinto ng paraiso. Diba? So, huwag nating sayangin na napaabot tayo sa ganun na edad, na ganun na araw, pero hindi natin mapakinabangan. Diba? Sabi pa ng propeta, sabi pa niya, ragbatan magbunon tima katiro niya na. So, mayroon daw ni'matan. Ibig sabihin, mayroon daw mga dalawang bagay na binigay ng Allah na pagsisiyan ng tao na hindi niya nagamit sa araw ng paghukom. So, isa doon ang farag. Ibig sabihin yung budon. Sabi niya, hindi ko ginawa ang tao at mga engkanto maliban lang na para ako isang bahit. Diba? So, para advice ko sa mga kapatid ko ng mga Muslim, huwag nating sayangin itong araw na to. Kung abutan mo tayo ng buwan ng Ramadan, ay imperfect natin. Sa hanggang makaya natin. At saka sa mga hindi pa Muslim o mga non-Muslim, para mas maintindihan nila anong Islam, ang Islam, kung titingnan natin, ang ibig sabihin ng Islam at sa ano lang yung pinaka-summary para maintindihan niyo anong Islam, ang Islam, ito ay, so sabi niya, ang Islam, diba? Iiwan ko sa inyo, ang Islam ay mata sa inyo. Alam naman natin na si Jesus Christ ay hindi siya English, diba? Hindi naman siya Tagalog, hindi naman siya Bisaya. So ibalik natin sa kanyang lingway. So ang sabi niya, ang Islam, iiwan ko sa inyo, ang Islam ay mata sa inyo. Kung titingnan natin 100% sa lugar ng Bible, lugar ng Muslim, diba? Kung titingnan natin saan ba bininyagan si Jesus, sa Jordan. Jordan, lugar ng Muslim. Sabihin natin, taga-saan bang nagbinyag kay Jesus, John the Baptist, taga-Syria. Syria, lugar ng Muslim. Sabihin natin, taga-saan ba si Moises, Egypt, lugar ng Muslim. Di ba? Taga-saan ba si, example, yung Babylon, saan ba yan? Yan ngayon ang Iraq. Di ba? Saan ba binaba si Adan at saka si Eva sa Faran? Faran, yan ngayon ang Saudi Arabia. So, yung Muslim, gusto ko lang na hiling sa inyo na igalang natin ang mga Muslim, lalo na sa buwan ng Ramadan, dahil ginagawa namin ito, dahil ginagawa ng mga propeta. Kung titingnan natin si Jesus Christ nag-fasting. Diba? Kaya rin kami nag-fasting. Dahil nag-fasting si Jesus Christ, si Abraham, si Solomon, si Jacob, si John the Baptist. Diba? Nasabi pa ng pababa ako ng mga propeta para turuan kayo ng tamang pagsimba at ilayo kayo sa maling paniniwala. So kami yun ang mga Muslim, nagpupumilit kami na masunod namin si Jesus Christ. Kaya kami nag-fasting sa buwan ng Ramadan. Diba? Gusto ko rin i-healing sa inyo na kami ng mga Muslim, hindi nyo dapat i-generalize dahil ang Islam, ano siya, religion of peace. Hindi ibig sabihin na may masama ang ugali ng Muslim, ay lahat ng Muslim ay ganyan na. Di ba? Siguro yun lang muna si Scott. Kaya, Sister Fatima, panawagan mo sa mga kapatid natin Muslim, lalo na sa ating mga sisters na nakikinig. Ang panawagan ko po sa ating mga brothers ng Muslim, sana po magsama-sama po tayo ngayong Ramadan. And also sa ating mga sisters, magsama-sama po tayo pagdating din ng Tarawih, inshallah. Ito lamang po ang oras para magkaisa po tayo sa pananampalataya. Sister Hoda. Inshallah, nananawagan din ako sa mga kapatiran. Ang month ng Ramadan ay napakahalaga. Sana bigyan natin ng pagkakataon.
marahil ito, baka ito na ang lahat. Diba? It's a big sign, diba? Na hindi na darating muli. Ano man ang hiling nyo, insya Allah, magbigil tayo niya ang lahat. Okay, so maraming salamat. Ika salamat sa atong bisita karon. Kaya maraming salamat kay Sister Fatima Amira, ang kapatid natin na convert na Muslim. And also kay Sisterhood. And also maraming salamat kay Ustad Anas. Ayan, na nagpaunla sa programa natin ngayon dito sa RMIT City sa Tambay.com, kung saan napag-usapan natin ang tungkol sa Ramadan. So marami tayo napag-usapan kanina-kanina lang. And we hope na atong mga kaisuran ng Muslim na namina dyan karon, inyong nakuhaan o mga pagtulunan ang gipadangat ni Pastor Anas. O sa atong mga isong Christian, we hope na inyong nasabtan ang kung unsa ang Islam, kung ano nga gi-celebrate ang mga Ramadan, kung ano nga kinalang yung fasting. Ayan. So we hope na i-respect din, i-respect ninyo kung ano man yung nakagawian ng mga Muslim na ginagawa tuwing Ramadan. At kahit na hindi tuwing Ramadan, we hope na inyong nasabtan, and then sana masaisa tayong lahat. Inshallah. Okay, so adagang salamat sa inyong pagkaminaw sa mga programang Tambay.com. Then among gisugutan ang may tungod sa Ramadan. And then inshallah, magsama-sama tayo sa darating na pagsiselebrate ng Ramadan. Salamat kay Sister Fatima, kay Sister Hood, and also kay Ustaz at sa mga kapatid nating Muslim na nandito sa loob. Maraming salamat salamat sa pagpunta niyo dito kay Brother Abdul Wali, kay Brother Jamil, at sino pa ba yung mga kasama ni Faisal? Ah, si Brother Faisal. Sister Jemima. Si Sister Jemima. Brother Ismael. Ayan, maraming salamat at sa lahat ng mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.